Isang pinagpalang araw mga ka-agri, ako po at aking sambayan ay nagpapaabot ng taas pusong pakikiramay at pakikidalamhati sa lahat ng mga naulila na wala ng tahanan, nawala ng mga hanap buhay, at nawala ng mga halamang pinagkikitaan. So, sa araw pong ito, ginawa ko po itong vlogs na ito, makalipas ang pamimirwisyo sa atin ni Typhoon Rolly at ni Quinta. Ano po, baka sakali pong makatulong sa inyo pong pagsisimula at pag tatayong muli ng inyong pag-establish muli ng inyong farm na nasira ng bagyo, naway makatulong ito sa inyong matalinong pagdesisyon kung ano yung tanim na pipiliin. Huwag na po natin patagalin, simulan po natin ang aking mga ang maikling agrikwentuhan na sana'y makatulong po sa inyo. Simulan po natin sa umpisa. Sa atin pong pagsisimula muli sa pagbangon ng mga kagri, masakit man tanggapin pero kailangan natin magsimula. Pero sa ating pagsisimulahan nyo sa vlogs na ito ay aking ituro sa inyo ano yung mga bagay na dapat natin gawin upang hindi tayo matulad doon sa mga taong hindi nag-isip sumubok ng iba, kaya hindi nagbabago ang paraan ng pagsasaka. Ilang halaman po ito na gusto kong ibahagi sa inyo. May mga previous vlogs po ako dito, panoorin nyo ilang kung hindi ko ma-discuss sa inyo yung details. Ito po yung naisip ko na ipayo sa inyo sa nakalipas na bagyong Quinta, Rolly, at sa mga susunod pa mga bagyo, wag naman sana, ay panahon na para magpalit tayo ng halaman. Ano? Ito yung una kong pinapayo sa inyo. Ito yung, kasi simento ko lang ito, yung nakikita nyo yung linya na yan, siyam. Dragon fruit po ito. Ito yung ka-order ko lang ito, itong nakikita nyo ito. White variety ito dahil ang nasa akin yung mga Moroccan red. Yung pinamimigay ko sa mga katutubo. Yan. Kumbaga, bakit ko ito nare-recommenda sa inyo? Bagaman sa ibang mga region, sa ibang mga barangay, hindi pa ito. Ito, kaaalis lang ng bunga nito. Maaaring sabihin nyo kay Eric, sir, ay bakit dragon fruit yung pinapayo mo? Well, simple lang ang dahilan ko. 8 months, kung magaling kang mag-alaga, kung marami kang supply ng swine manure o mga dumi ng hayop, vermicast, pwede ka ng umani. So, mas mabilis pa siya sa kaysa sa saging. Ano po? Kaya, hindi ka lugi dito. About sa marketing, dito sa amin ay sa ngayon, ayon sa aking pagbabalita, pagsasurvey-survey, ay kulang pa yung market. Dito po sa amin, talagang kulang na kulang ito eh. Dahil umaabot pa nga ito minsan ng 70, pataas ang presyuhan ng wholesale po yun. In wholesale marketing. At 50 pesos sa pinakamura. So yung mga katutubo sap namin sa part ng Gloria, Oriental Mindoro, kumikita na dito sa pagbibenta ng dragon fruit. Bakit po kailangan na mabilisan? Sapagkat mabilisan po tayong sinalanta ng bagyo, kaya mabilisan din nating ibabangon ang ating pagsasaka. Muli at muli po kaming nagpapaabot ng aking pamilya ng pakikiramay, pakikidalamhati sa mga naulila ng bagyong yung Rolly at Quinta. So, ang Diyos po naman ay nagbibigay ng kaaliwan. So, nawa po ay makabangon tayo. At narito po muli ang inyong kagri ko, Eric, na gustong alalayan kayo sa libreng teknolohiya para tayo ay makapagsimula po muli. Yun, dragon fruit po yung number one nire-recommenda ko. Hindi po ako mapapahiya dito sapagkat nakabenta na ako. Mapabayaan ko nga lang po ito, almost 3 years. Pero pagka magaling kang mag-alaga, 8 months lang po talaga. Yung mga binigyan ko nito, hindi pa ako nakakabenta nito. Puro bigay ang nangyayari. Dahil marami tayong kaibigan. Pag pumarito ka, nabibigyan kita. Ang dinideliveran ko lang po talaga yung mga katutubo. Dahil kawawa naman talaga sila yung mga isolated ng matagal na panahon. Libre na sa kanila yan. May kasama pang teknolohiya. So, yun po ano. Kailangan lang yan, nakita nyo yan. Kaya lang po yan humapa, ito. Kung wala kang pera, pwede na po yung kakawati, may patay at may buhay. Kaya lang po yan humapay, ay nabagsakan itong saging. Yun po. At itong huli kong ginawa ay semento, napakita ko sa inyo. Yan o, talagang napaka, kailangan talaga ay pukusan mo ang puhunan din. Attention, pagod. Solo flight ko yung hinila sa bahay. Dapat pala ay dun mo nasisementohin sa malapit sa paghuhukayan mo para hindi ka na maghila. So yan, pakita ko sa inyo yung ano. Naatay na ito sa bibuli. White ito. Yan o. Yan. Naugot na siya.
Nag-uugat na po yan. Kailangan mag-invest ka rin, bumili ka rin ng iba't ibang variety. Bakit po semento na yung ginawa ko? Para mas napag-aralan ko po yun. Kailangan mo rin pag-aralan yung proseso at ano yung tama. Pinag-aralan ko po, mas mahalaga pa rin na semento sapagkat mas marami silang mamungal ang tadsara, wala nang down-down. Pero pwede rin naman kung wala kayang kakawati. O yan, naganda rin naman sa kakawati. Kailangan lang matrabaho yun. Lagi mong tatalasin yung dahon, yung sanga niya. At itatambak yung dahon din sa base, sa dito sa puno, para libre na yung nitrogen mo. Yun po yung, yan ang number one. Huwag po kayo magpawala nito. Kung kayo mapapadalaw dito sa amin, kahit 5 piraso ay mabibigyan naman. Nandito po kami sa Victoria Oriental Mindoro, bagong silang Victoria Oriental Mindoro, Philippines. Yun po yung una, no? Huwag tayo magpapawala po ng dragon fruit. Kailangan lang lantad siya sa araw yung mga harapan natin. Pangkain man lang ng pamilya at pambenta-benta para pag just in case. Hindi po kasi kayang ibagsak niyang bagya. Balikan ko lang yung discussion natin na abitin. Ang number one kasing consideration sa pagpili ng tanim, yung walang, yun siya yung mababa, tapos palaban sa bagyo. Bakit palaban po sa bagyo ang dragon fruit? Wala naman yung dahon eh. Oh, kita mo. Uuga lang yan. Pag na-stress yan, susuloy po uli yan. Dadami lalo. Hindi katulad na ibang mga halaman. Yan, kita nyo yung pinakita ko kanina, bagsakan sila. Dahil madaming dahon, maraming sanga. Ito hindi, mababa pa. Lalo na kung ginito mong, ginawa mong sinimintong ganito. So, antiba. Yun po yung una. Tandaan nyo po sana, dragon fruit po ito. Kahit anong variety. Pero mas maganda po yung red, yun ang anti-cancer. May anti-cancer property nga po pala yung itong dragon fruit. Kaya hindi ako nagpapawala ng rekomendasyon nito. Hindi siya, number one siya sa priority. Dahil kung gusto mo maging healthy ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, piliin mong matuto ng pagkain nito. Pero bago mangyari yun, magtanim ka muna. So yun po. At huwag din po tayo magpapawala talaga ng saging. Ano man ang sabihin nila, ilan mang bagyong dumating sa buhay ng mga magsasaka, magtatanim pa rin at magtatanim ang mga magsasaka ng saging. Bakit? In 1 year time, 1.5 years, meron ka ng saging na makakain sa iyong harapan. Kita nyo, kababagyo lang oh. Noong tinabas, suloy agad siya. You know, sprouting agad. Hindi mo kayang ubusin. Pagka tumumbat, tutubo po uli yan. Cash crop po ang tawag dyan sa mga madali ang halaman na yan. Number one yan, number two yan sa inirecommend ako pa rin. Na kung may supply ka pa ng potassium, kapag ka napuputol mo yung katawan, yan o, abono po yan sa ating halamang, ibang halaman na katabi niya. Plus, may relative humidity po yan, yung tinatawag na halumigmig, na kailangan ng neighboring plants na katabi niya sa iyong farm, katulad ng lansones. Napakatakaw ng lansones sa relative humidity. Bagaman, pasensya na nga pala dun sa mga masyadong na-bless dun sa aking duku versus longkong at nagtatanim talaga ng todo ngayon. At ang aking nire-recommenda po ngayon, huwag kayong masyadong mag-focus sa lansones. Bakit po? Ito, puno, ito yung puno ng longkong. Oh. Kahit ano pong ganda ng longkong, talaga namang maganda dun sa aking na-review. 35,000 view na siya. Marami na bless at marami nagtatanong ng planting materials. Pero ang aking pong gustong ipaliwanag talaga ng seryosohan ngayon ay yung outcome nito, yung output. 7 years, 10 years ka naghintay. Pagka na-shake yung unang pagbunga pa lang at na madidismaya ka na kapag ka nakalug ng hangin, ng bagyo, lindol. Yung kanyang root hair sa puno ay nagpuputol-putol. Yung kanyang mga dahon ay nalaglag. Wala na, zero production ka na for 2 to 3 years. Imagine that. And every year naman ay binibisita ng lugar ang bawat bayan ng bagyo. So, zero production again. Kaya nare-recommend ako na lang yung lansones na yan sa mga region na hindi binibisita masyado ng bagyo. Katulad ng Davao yan. Okay dyan ang mga lansones. Magaganda. Hindi sila bisitahin ng mga bagyo. Pero kung rest taker ka, wala nang problema. Magtanim pa rin tayo parang pabaka sakali. May tanim pa rin ako, nagtatanim pa rin ako. Pero hindi ko na siya inaasahan. Unlike nitong mga nare-recommend ako na po, pwede mo talagang pagkuhanan ng pera anytime may bagyo man o wala. Ang pangatlo pong nare-recommend ako mabilisan natin pagkikitaan na itong kamuti. Napakabilis po nito. Pagkatanim mo, susuloy na agad. Pwede mo na agad talbusan
every week kung talbusan din lang gusto mo pagkain, hindi mo na problema yung supply ng pangulam. Pero yung kung cash crop, within 6 months to 1 year na meron ka ng kamote. Ang mahal po ng kilo ng kamote na ito, yung variety ito red. Ito yung red. Salamat nga po pala. Thank you so much to all people na nag-view nitong vlogs na ito. Naka $10 po tayo dito sa ako vlogs na ito sa paraan ng pagtatanim ng kamote. Kung hindi nyo pa napanood yun, nandun po yung video ko. Panoorin nyo lang po yung nakabilog kung paano magtanim ng kamote. Same with the kasaba. Yan, tinusukan ng father ko. Sobrang sipag talaga ng tatay ko ng pagtatanim. Tinaniman ko, tinusukan nyo man ng sabay-sabay na nga naman, bahala na. So, yun. Yun yung patatlo, itong kamote. Kung mabilisan mo. Ito yung aming mga katutubo dito sa Mindoro. Nabubuhay sila only by kamote at saging at saka yang balinghoy. Kahit minsan walang bigas, madalang na lang yung bigas nila. Buhay pa rin, malalakas. Dahil nga, walang chemicals po yan. Yun po yung pangatlong nare-recommend ako. Pangapat po, itong pineapple o pinya. Kita nyo yan, nabagsakan ng saging, buhay pa rin yan. Kahit anong signal po ng bagyo yan, kahit signal number 10 pa yan, hihiga lang yung pinya at kinabukas ay nakabangon na uli. Pag direct ng init, takluban mo lang yung bunga, hindi na masusunog. Pasensya na nga pala, magubat pa itong aming farm dahil nga hindi pa nalilinis at dahil sa bagyo. Yung pinya lang po ang disadvantage, after napakatakaw niya, voracious siya sa soil nutrients. Kaya pagka na tapos mo siyang harvestin, ang lalabas naman ay kugon. Yun ang disadvantage. Kung magtatanim ka niyan, ay ready ka sa consequence at sa kanyang disadvantages. Ano po? Siya po talaga, mga kababayan, after ng 1.5 years, 2 years, ay nabunga na. So, cash crop na rin po yan. Kaya nire-recommend ako rin kung talaga naiinip po kayo. Meron nga ang 1 year lang nabunga na ini-sprayan nila ng pampabunga yung etril. So yun po, no? Bagaman hindi na kami nagpapadami niyan ngayon dahil yun nga nakita namin, sobrang takaw sa taba ng lupa at nagiging kugunan pagkatapos. Ang hirap patayin ng kugon. Pangkain na lang namin at pang mga extra income pagka wala talagang income yung aming halamanan. Ano po? Yun po ang pang-apat. Ano? Ito po yung panlimang nire-recommend ako. Ilang bagyo na yung dumaan dito. Yan o. Ang mangosteen. Ano po? Na didelay lang yung kanyang pagbunga. Minsan napalya talaga siya every year kapag nahampas ng matitinding bagyo. Pero hindi naman nabagsak. Kasi nga ang kagandahan dyan, natatanggal yung dahon niya, yung malalaking dahon, nahampas na pag nahampas ng bagyo, ng malakas na hangin, babagsak. So hindi na, sanga na lang natitira. Hindi yan mabubuwal. After ng bagyo, ilang buwan lang, mayroon na uli siyang suloy. Kaya nare-recommend ako rin kung long-term plans ang gusto mo. Minsan naaabot siya ng 10 years pag seedling, pero pag namunga naman, ang laki ng production mo. Comparable sa lansones, na napalya ng minsan 7 years na walang bunga dahil nga lagi binibisita ng bagyo. Kung ito ay grafted ang bibilhin mo, mahal nga lang 500 plus yung hindi rin ang kami po nagbibenta mga kagri. Puro pang sariling farm pa lang at mga videos yung aking ginagawa dahil hindi ko pa magawa sa aking trabaho. Yun po. Yan ay napakaganda ng mangustin. Matibay siya sa bagyo. May vlogs din po ako dyan. Panoorin nyo po. Pa kung gusto nyo maalaman yung detalye. Sa grafted naman, nabunga po yan ang pakita ko sa inyo. Ito yung grafted o. Oh. Yan yung first time kong i-graft ano, na buhay. Sabi nila nabunga daw yan ng 3 and a half years. 3 to 5 years. Malaki ang difference. Pero mahina ang production niya. Mahina naman siya sa bagyo kapag ka-grafted. Nabubuwal din. Ayan o, kita niyo ang durian. O. Ang durian, kung magtatanim ka, dapat sunod-sunod para kung bumagyo man, may kapalit. Yun po ang sekreto. Ang pang-anim po ay ito. Itong pinapayo ko, yung huwag kayong papawala ng dwarf coconut. Bakit dwarf coconut? Dahil nga, bagyuhan na ngayon. So, kung humiga man yan, babangon dahil mababa. Madali. At dalawahan po yung ginagawa ko. Ayan o, double po siya. Pagka bumagsak yung isa, may reserva. Yung isa pa nga, triple na. Para may puwersa sila, naka ganun.
magiging tourist attraction pa siya at madaming production mo kapag kasi nga gagawin ko siyang bee farm. Paborito sa ito ng mga bees. Yan po ang pang-anim. Dwarf ko ako na ito kayong papawala po niyan. Dahil magandang gamot po yan sa kidney stone, mga bato, sakit sa bato. Yan po ang pang-anim. Sa pasadahilan po ay ang dwarf coconut po ay madaling bumunga comparable sa 10 years, 20 years ng native. Ito nabunga lang ng 5 years, nabunga na yan. Tapos ang mahal pa ng plant niyan, naabot ng 500, 250. Pinakamura niyan dito sa amin ay 40, 50, ganyan. Naglalaro pag ino-online mo yan, 100 plus na, 250, ganun. Ma-additional source of income sa atin sa planting materials pa lang po. Sama ko na rin po sa pampito itong gabi. Ang gabi po kahit anong bagyo yan, maliban sa taglugot na, yan o. Pangkain pa lang, solved ka na. Sa dahon pa lang, yung tinatawag na pambintang laing, yung tinutuyo, napakalaki na po ang income ng gabi. Sabi nga ng mga analyst, kung matatalinong mabibilis mag-isip, kung meron kang 1 million gabi, may milyonaryo ka na. Ang tanong nga lang ay kung kailan ka na kada 1 million. Pero kung tsatsagayin mo yun, pagka na-evaluate mo sarili mo, meron ka na, nakahawa ka na pala ng 1 million, hindi mo na mamalayan. Ano po? Dun, yung po ang kailangan natin ngayon eh, mga cash crop, kailangan po natin ng wisdom. Sabi nga nung isang dakilang author, what is insanity is the one that doing the same thing over and over again and expecting different results. Sa Tagalog po, yung kabaliwan daw ay yung paggawa ng isang bagay ng paulit-ulit. Subalit nag-i-expect ka ng panibagong resulta nang wala ka namang ginagawang bago. So kung scientist ka, okay yun. Dahil persistent ka. Pero kung farmer ka, kapatid, kaibigan, ka-agree, mag-isip ka na. Dahil mahirap mamatay ng mahirap. Hindi natin kasalanan na tayo nabuhay na mahirap. Pero kasalanan natin na tayo mamatay na mahirap. Bakit? Niregalo ng Diyos, pantay-pantay, niregaluhan tayo ng pagkakataon na makabangon, baguhin ang sarili sa kanyang tulong. Okay? Ang pang-8 po na gusto ko i-recommend sa inyo itong tinatawag na Peruvian apple. Ito yung matangkad na ito. Bago pa lang siya dito sa Pilipinas. Yung sa ibang bansa, ang bunga nito parang apple. Dito nagiging para siyang siniguelas ba? Yun, na maasim-asim daw ang lasa. Hindi ko pa natitikman. Actually, ang totoo, binili ko yan ng 600 isa online sa Facebook. Ngayon, eh, nabibili mo na lang siya ng 250, 300. Nagmura na. Kaya kung gusto mo na additional income, pagpundar ka nito, putulin mo dito, susuloy na yan. Pero pabungahan muna, sabi nila, 7 feet daw, eh, nabunga na. So, hindi pa ako nakapagpabunga po. Kung may bibili, wala pa po akong pambenta. Pero tinatarget ko rin magbenta. Maring tanungin mo, bakit, Kuya Eric, bakit sir, shinare mo ng lahat ang iyong kaalaman ay pinagkikitaan naman yan. So, gusto ko rin lang makatulong sa ating mga kababayan. Give and take naman po yan. Kapag ka nanonood kayo ng ads, may pakinabang din po kaming mga nagbablog. So, yun po. Ang 8 halaman. May isa pa po yung panghuli, yung bonsai. Punta namin, daling ko kayo sa aming bahay, doon sa bayan. Pakita ko sa inyo yung malaking potensyal ng bonsai industry. Okay? Yun lang po muna yung 8. Doon tayo sa bayan. Doon tayo magtapos sa ating agrikuntuhan. Sa siyam na bagay na pwede natin, na halaman na pwede natin ipalit sa mga sinalanta ng bagyo. Okay? Ito po yung number 9 na nire-recommend ako sa inyo. Samahan nyo na ng paminta. Ang kalamyas na po. Ito sa Batangas, ito pinagkikita ang na malaki dahil maganda yung pang ano nila pagbilaran. So, 3 to 4 times a year nabunga po yung kalamyas. Kita nyo, oh. After ng bagyo, agad yan ay na bunga. Dito nyo, ang dami oh. Basta napaspas yan ang hangin. Bulaklakan na yan. Maganda rin po ang presyo niyang kalamyas. Yan oh. Ito po yung last part. Ito yung number 10. Ano po yung
the future of bonsai industry, ano, yung ito po yung coconut bonsai, ano, napakalaki po ng potential din itong coconut bonsai. Isa, number one ay sapagkat kapag anumang uri ng signal ng bagyo, pwede mo siyang buhatin, ano, ito, hindi man lang ito natumba maliban na mabagsakan ng puno. So kailangan po lang pagka may bagyo, ilipat mo sa bahay, madali siyang ilipat, di katulad ng nakatanim na puno, ano. Yun po, ang laki ng presyo po ng bonsai. Ito ay nabibili sa Facebook ng 5,000 each. Nakita ko yun. O kung kababaan mo ang presyo, basta yun ang una kong nakitang pricing yan. So, babago pa po ako nag-go start. Pero yung nakita ko nyo kanina, yun po ay nabibili sa mga merkado. Maraming klase ng pagbubonsai. Yung, ito po yung castanyas chestnut. Maganda po siyang ibonsai yung nakita nyo kanina. So yun po, nawa ay may natutunan kayo sa maigsi nating agrikwentuhan. Drop your comment lang po kung may suggestion pa kayo na ibang nakita nyo na palaban sa bagyo na pwedeng pakinabangan ng ating mga kababayan. At yan po binabasa ng ating mga ka-agri, fellow ka-agri sa comment. I-comment nyo lang po sa comment section para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Ano po? Muli, ito po ang inyong ka-agri. Kuya Eric Tenorsayan, nga po na po tayo. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Kapit lang po tayo sa Panginoon. Kakayanin natin 'to.